Hello, what's up mga kakamot? Welcome back nga pala again dito sa ating channel. So yung road to 100 na nga pala tayo. Yun. So yun, ngayon ang tatalakayan natin is paano mag-breed ng Silver Worm. So dun sa mga hindi nakakaalam at dun sa mga nakapanood na, share ko lang to, itong tips na to. Kasi dito medyo maliit lang yung magagastos mo. So yun, let's start! Marami akong gutaw! Once again, mga kakamot, ako nga pala si Arsuni at welcome back nga pala dito sa ating channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe sa ating channel at ipindutin mo na din yung bell button natin para lagi kang updated sa mga video natin. So, yon. So, ito nga pala, kailangan natin ng Super Worm. So, ito yung sa mga Super Worm natin. Yan. 100 pieces siya. Pero bibilangan natin kung ilan. Pero nabili ko lang siya kasi ng 100 pesos. So yun, meron ka na agad puhunan ng 100 pesos. So, tapos, kailangan natin itong Yakult na bote ng Yakult. So, paano nga ba natin nakuha itong gento pa? So, nakuha natin itong bote ng Yakult kasi dun sa nagtitinda dito sa aming lugar ng Yakult is nagpaipon tayo ng bote. So, yun nga. Kailangan natin, kung gusto nyo madami produce o pang sarili lang, pwede naman. So, yun. Start na tayo kung paano mag-breed. So, ayun. Sa pag-breed natin ng Super Worm, kailangan natin yung gentong size. Yan. Kasi, ito na yung pinakang adult nya. Yung, kumbaga, kasi meron silang mga tinatawag na mga size. Pero, kung mag-ano tayo, kailangan muna natin make sure na malaki na sila. So, yun. Tapos, i-separate na natin sila. So, yun. Samahan niyo ako. I-separate na natin ko sila. So, dito natin sila ilalagay kasi mainit yung panahon ngayon dahil summer. Kaya, kailangan natin dun sa malamig na lugar kasi pwede silang hindi maging pupa. Tayo. Nag-ano tayo ng 100 muna, 100 pieces. Pero tingin ko baka hindi nga lang 100 pieces 'to eh. So ayun, ilagay na natin sila separate. So ayun, kaya nga pala sineseparate sila kasi kung sama-sama sila, hindi sila magiging pupa. So ayun, maghihintay tayo ng mga 2 weeks para maging pupa sila. So ayun, i-separate na natin sila. So ayan guys, ano pala, sobrang kulang, marami pa kasi. So ayan, lagyan muna natin. Tatapos na din tayo. So ayan, mga kakaot, 210 Super Worm. So ayan, abangan natin kung magiging success ba lahat. Pero 100% hindi, kasi meron talagang namamatay, may fail. So ayan, abangan natin within 2 weeks. So yun na yung susunod na clip dito. After. So yun mga kakamot, ito yung update natin dun sa ating Super Worm. So sila ilang days na. So hintay pa tayo ng ilang days para maging pupa sila. Pero ito kung makikita nyo yan, itong siya, nagpo-form na siya para maging pupa. So yun, abagan nyo uli yung ibang updates. While Patchy pulls himself together, let's see how SpongeBob's party is shaping up. Yon, what's up mga kakamot? Ito yung update natin dun sa Super Worm natin. Meron ng naging pupa. Ayan o. Kung makikita nyo, meron ng mga ilan. So, yung iba malapit na rin dyan. Intay-intay lang tayo ilang weeks pa. Tapos, isasalang na natin. So, meron na akong mga nakikita eh. Ayan o. Ayan. So, update ko ulit kayo next time. End of flashback. Kamot, update lang ulit tayo. So, ito na yung mga naging pupa natin. Ayan, hihintayin na lang natin silang maging uang. Tapos yun, magbibreed na tayo.
So, nasa kulang-kulang 60 na yan sila. Tapos, ito pa yung iba. Ayan. Iniintay na lang natin sila maging view pa. So, update ko ulit kayo. What follows is a brief construction month. So, ito, panibagong update ulit. So, ayan, oh, merong hindi nag-success. Ayan, namatay siya. Kumbaga, yun nga, hindi 100% talaga may nagiging view pa lahat. So, ito pa yung iba, view pa na ito lahat. So, ito. Ayan, ito na ibang view pa. So, setup na natin sila. Tapos, ang kailangan natin, 2 kilong crumble. So, bakit hindi quaker root yung gamit natin? Siyempre, masyado mahal. Tapos, kaya crumble yung ginamit natin. Ito yung magsisilbing pag umitlog na yung mga beetle natin. Yan na yung magiging silbing pagkain din nila. Tapos, nung mga magiging itlog. Tapos, bumili tayo ng isang sayote. So, ito, 32 ang isang kilo. So, meron ka ng 64 plus 10 pesos lang kasi to. So meron ka na agad na naggastos na 70. Tapos yung worm natin is naggastos tayo ng ng 100 pesos, di meron na tayong pagpalagay 200 kasama yung transpo. So yun, ayusin natin, pakikita ko yung setup mamaya. 1 hour later. Meron tayong 105 na beetle. So ayan. Hintayin na lang natin silang maging beetle para every week mag-harvest tayo. So ayan yung itsura nila. So ayun, no, tapos na tayo. Yun, ganun lang kadali paano mag-breed ng super worm. Pero yung mga pupa na yan, iintayin pa natin yan sila ng mga ilang weeks para maging beetle. Tapos ito, meron pa tayo ditong mga natira. Pero hindi na natin sila ilalagay dyan kasi sobrang sikip na. So ayun, sana may natutunan kayo. At don't forget to like, comment, and share, and mag-subscribe na din kayo sa channel ko. So yun, peace out!